Nag-message ako doon sa account na natawagan sa inyo, ay wala akong reply. Hindi rin na-check pa yung message ko. Kaya hindi kami nagko-connect ng kapatid niya. Yung kapatid. Diba noong gabi na pumunta kayo sa bahay, kausap niyo yung kapatid niya. Then after nila mag-usap, hiningi ko yung Facebook account nila. Nag-friend request ako at nag-message. Hanggang ngayon, wala pang nagbabasa. Bakit wala kaya? Wala pa yung asawa ko. Wala pa yung hindi pa dumating. Kasi parang ang nakikita ko, maganda na. Si tatay hindi pa sumahod ng ng SSS. Bali sa 16 pa yata. So, mas okay kung sa pagkakuha niya noon, magiging pocket money niya yan. May pamasahin naman na siya pa uwi. Ang kailangan lang, makonect lang yung kapatid niya para may magsundo doon. Pwede. Oo. Antayin na lang natin yung asawa ko. Mga anong oras kayo sa dadating? Hingiin ko na lang po yung number nyo kasi nagugutom na si Tatay Ruben. Kahit number nyo na lang ang mahingi ko para mamaya te-text na lang sa akin. Or kayo na po ang mag-contact sa kapatid. Total nakausap nyo naman ah. Ano ba gagawin natin? Uuwi si Tatay Ruben ng between 16 to 18. Sige. Oo. Pinuntahan ka ng manggugupit, di. Sabihan ko yun, wala naman, hindi man pumunta. No, pero pina-check up na namin ngayon si Tatay Ruben. Pinag-fasting na namin para ma-check yung kanyang kalusugan niya bago siya iuwi ng probinsya. Sige, iwan ko yung number ko tapos mamaya balikan niyo ako. Hindi, itatawag na lang ako na ang pakiusap ko sana, tumawag ulit kayo dun sa kapatid niya para tulong-tulong tayo. Tumawag ulit para magkaroon ng connection para kung sakaling alam nila kung paano susunduin si Tatay Ruben doon. Para wala nang... Oo. So may budget na si Tatay Ruben sa pamasahe. Kaya ang kailangan na lang yung susundo. Yung security niya doon, pagdating doon. Kasi sure naman na nandun ang mga kapatid niya. No? Yun na lang. Di ba, mabuti naman vendor's wife na yun talaga ang makabubuti rin sa kanya na province, maganda ang... Ang bayan doon sa province, ano? Oo. Sa Bacolod, nasakay pa ng bus at punta doon sa malalayo pa, mga 6 na oras. Ang? Napunta doon sa bayan nila sa Talay. Kaninang bayan? Ang sabi mo sa akin noong nakaraan, pagbaba ng eroplano, mula dito lang hanggang Tungko. Ano pamangkin ko sa Bacolod? Saan po ba talaga ang punta? Hindi ako diretso sa pamangkin ko sa anak na... Hindi ka doon sa kapatid mo na nakausap? Sa probinsya, oo. Punta nila ako yan noon. Masagal pa yun. Ilang bis pa yan. Ano yun? Malayo pa yun eh. Kasi vendor man, nung tinanong ko siya nung nakaraan, gaano po ba kalayo ang uuwian niya doon sa airport. Airport lang at saka Bacolod. Ang airport lang saka yung bayan ng pamangkin ko. Ano lang yun, malapit lang yun. Parang malayo lang. Doon ako tutuloy muna. Oo. Doon ako mag-stay. Doon ako nila sunduin. Yun. Pero yung sa Bacolod, yun, nandun yung kapatid mo. Anak ng kapatid ko, pamangkin ko. Yung kapatid mo na si si sa, ano yun, si Ray. Ray ba yun? Si Ray. Pagpunta ko yan dun sa Bacolod. Yung sa pamangkin ko. Kung pagpunta niya sila dun sa kayo sa bus. 6 na oras pa pag makarating. Saan ka po ba Negros, Bacolod? Ang Negros... Ang Negros iba yun. Ang Bacolod iba yun. Ang sabi mo na nakaraan sa Negros Occidental ka uuwi. Ang nga sa kapatid ko sa probinsya, pero hindi pa yung basa pagdating ko doon sa 17, magsundo. Hindi pa ako makapunta doon kasi hindi nila ako pupunta. Kaya nga po, doon ka po muna sa kapatid mo, sa Negros. Yung kinakausap po namin na si Sir Ray Kanha, Kanya. Doon ako nasunduin sa Bacolod. Oo, doon ka. Ang importante, doon ka sa kapatid mo. Oo, doon ako sa kapatid ko, isa sa pamangkin ko, sa Bacolod. Ang ibig sabihin ni tatay, pag lapag niya ng eroplano, tutuloy siya sa pamangkin niya. Bakit ayaw mo sa kapatid mo yung kinausap namin? Masagal malayo pa yun. Malayo pa yun yung kapatid. Hindi siguro malayo ang layo niya.
6 oras pa rin makarating yung makulong parang ano yun eh. Eh, ba't ang sabi mo, pagbaba mo, malapit na lang kayo. Malapit na lang, sa akin, malapit na lang doon sa may bahay ng kapatid yung isa, yung babae na namatay. Andun ang anak niya, nakas-nakaste. Ngayon, doon ako niya sunduin sa makulong. So ngayon namimili ka kung saan mo gusto mag-stay? Hindi, pag sundo niya sa akin sa, ano, sa makulong, doon, masama ko sa kanya sa probinsya. Ah, ang ibig sabihin ni tatay, ka-therapy, ano, yung doon siya muna mag-stay sa pamangkin niya, tapos doon siya susunduin ng kapatid niya. Sa probinsya. Kapatid niya mismo ang pupunta sa pamangkin niya para sunduin siya doon. Ganun po ba? Yun. Ganun ang pagkaano ni tatay. Kasi malayo yung bahay ng kapatid doon sa probinsya yun eh. Eh kung doon ka na po dumiretso? Yung taxi ka doon, hindi pwede yun. Walang taxi yung nag-ano, nag-uwi ko doon, bakulod lang sa kaano. Diyan lang yun. Eh! Ano? Ayan, ayan, ayan. Naguluhan ako doon. Kasi yung sabi niya sa akin noon, sa Negros Occidental siya uuwi. Ngayon, sa Bacolod naman. Kapatid ko yun, sa Negros Occidental, doon sa may nabulaw si Palay, doon mismo, malayo yun. Hindi, yung Bacolod at saka Negros, magkaibang pulo yan. Ah, magkaiba pala eh, yung sabi niya nung karayin doon siya uuwi. Hindi ako yung doon sa Bacolod lang, sa kapatid ko. Sino po ang nakatira sa Negros Occidental? Si Freddy. Si Freddy? Ang akala ko nga po, doon ka kay Freddy mag-stay. Bakit ayaw mo na po mag-for good kay Freddy, kapatid mo? Bakit ayaw mo po doon na mag-stay para hindi ka nakukunin sa papuntang Bacolod? Ano ma'am? Nakatagin sila sa bus. 6 oras pa makarating doon sa Bacolod, sa airport. So Bacolod ang gusto mong puntahan? Hindi muna ako magpababa ko yun doon, doon ako masakay, taxi doon ako pupunta, doon ako mag-stay sa kapatid ng isa, pamangkin ko. Sige, mamaya natin klaruhin yan kasi nalito ako. Ngayon, doon alam ko Negros Occidental ang uuwian niya kay Sir Freddy. Ang Negros Occidental doon sa kapatid ng bahay noon. Diba? Magulo eh. Si Freddy ang kausap ko nung nakaraan, kapatid niya. Siya ang nakatira sa Negros. Ang nakatira sa Bacolod, pamangkin. Oh, saan natin siya ilagay? Kailangan doon sa kung saan na siya mag-for good. Kasi baka may maligaw-ligaw pa yung magsundo sa'yo. Hindi ako sunduin sa pamangkin ko sa ano kay Al. Sino po ang, saan po kayo tutuloy? Pag halimbawang naka... Doon ako niya sa Bacolod. Doon ako sasama sa kanya sa Bacolod. Sa ano, Negros. Sa Negros. Sa ibang Negros, ibang Bacolod. Ang ibig sabihin tatay, yung point niya na bababaan sa Bacolod muna. Bago doon ako, doon ako nasunduin. Ngayon, ang ibig sabihin ni tatay, pupunta kayo ngayon kapatid niya sa Negros para sunduin siya. Sunduin ako sa Bacolod na yan. Ilang oras po ang biyahe kung susunduin kayo? 6 na oras. Sige, mamaya natin pag-usapan yan. Nalito ako. Nalito si ka-therapy sa usapan na ito. Ayun, hingiin natin yung number kay ano. Ayan, mga ka-therapy, support po natin si Vendor's Wife at saka si Vendor's Man. Ayan po, malaking tulong po itong kulong-kulong. Alang, walang bubong si kulong-kulong. Ang init. Mainit. Pero maganda dahil nakakahawak ang patient kapag dadalhin sa ano. Ngayon, may inilapit kanina. So, wala pa tayong information sa kamag-anak. Pero... isa-isa muna tayo, mahirap pagsabayin eh. Baka mamaya. Isa-isa muna. Mamaya magutuman na yung pamilya natin, sinabay-sabay na natin. Ito na kapag na buhay. Ayun tayo, ba't malungkot ka na tayo? Nagugutom na si tatay. Sige, ha? Kasi parang nasira ang araw ni tatay ngayon. Huwag kang mag-alala, tay. Inaayos lang namin para sa'yo naman yan. Oo. Nakatabi mo ako yung dumulong kung diba nun, nagtawag ka ko sa'yo eh. Nandito na ako. Sunduin na ako sa kapatid ko, papunta sa Negros. Oo, and ang inaano namin yung pasiguraduhan lang. Kasi dito, sinisigurado na namin sa Maynila na bago ka umuwi, maganda ang kalusugan mo. Kaya gusto namin, pagdating mo doon, maganda din ang kalagayan mo. For sure-sure lang tayo. Kasi minsan mahirap eh. Mahirap talaga, kagaya nung kasamahan ko na... na nakaalis na, nasa barko na. Ang sabi daw sa kanya, may susundo sa kanya. My God! Inabot siya buong magdamag, wala siyang sundo. Sinumpa niya talaga yung araw na yun. Nasa ibang bansa ka. Expected mo may susundo sa'yo. Tapos wala. Ano po yan? Oh, sirang ilaw. Oh. Oh, sirang ilaw. Oh. Palaisipan naman yan. Namibigay mo na. Mayroon ako doon. Ayusin to. Tapos?
Kano ba ang pagawa niyan? Ha? Tingnan niyo na lang kasi. Meron ako isa doon na. Tingnan mo na lang daw yung kung paano niya ito, gawin. Ito, bibigay lang to sa akin, oh. Oh. Baka naman nabutin tayo ng kalating oras dyan eh. Gutom na si Tatay Ruben. Walang kalating oras. Isang minuto lang. Gutom na si Tatay. Oh, sige. Sige, pagbigyan natin si Kuya. Baka ma-discover ito. Oh. Oh, ano ang gagawin po? Oh. Okay. Yan na. Okay. Ito. Dito umiilaw. Hmm. Oh, para meron kayang kapsyon. Okay. Oh. Ayan si ano. Si Kapitan. Kapitan ba? Kapitan ng ilaw. Kapitan ng mga ilaw. Ayan. Kapitan ng mga ilaw. Tagarin ulit ng ilaw. Ayan na. Okay. Oh, ayaw umilaw. Nagsak ko na yan. Okay. Oh, hindi siya umilaw. Okay. Oh. Hanapin natin yung para umilaw. Oh, sige. Hindi mo nakakatako? Hindi ko yan. Oh. Oh, ayan yung hindi umilaw. Umilaw na. Ah, okay. Nakita nyo? Okay. Oh, ayan, umilaw na. Oh. Okay, sa bibili pa kayo uli ng ilaw. Eh, oo. Itong isa, hindi rin siya umilaw. Ayaw din. Hanapin mo rin yung gusto umilaw. Andaan ninyo, ito, pag isang hindi umilaw dyan, hindi yan iilaw lahat. Oh, ayan o. Oh. Ayan ang sira niyan o. Oh. Ayan o. Ayan ang sira o. Oh. Anong gagawin po dyan para ma-fix siya? Oh. Oh, parang pagduduktungin lang. Ha? Pagduduktungin yung ano, may ano, wire sa loob. Oh, tatalin mo to. Oh. Okay na? Oh, sige, inangin okay, lang sige. Yan. Sa susunod, mag... Ay, ano itong kalagayan nitong mangga? Oh, ang sige. Kalagayan yan ng mangga, baka pwede naman yan. Baka naman. Oh. Salamat. Salamat. Baka naman yan. Okay. Tara, may mangga tayo kay Kapitan. Si Kapitan, okay. Ayan. Ha? Huwag yung Kapitan. Eh, okay lang ang fasting. Okay lang yan. Oo, ngayon kakain na si tatay pag-uwi. Okay? Ayan, mga Katera Fiat. Ayan, natapos na nga po ang pagkuha ng blood test kay Tatay Ruben. At gusto natin makukuha ang result. At kailangan kasama rin po si Tatay Ruben para ma-check in po siya ng ano. Ano, mami? Kinuhaan mo na siya ng blood test. Ang dumungin ako sa akin. Sayang. Sayang? Dali-dali nakuha. Ay, ano? Kailangan talagang kunin yun? Meron nga nagdo-donation te, isang bag pa yun. Oh. Huwag kang manginahin sa dugo mo. Ayan. Andiyan pa ang asawa ko, nanay. Asawa ko nandyan. May kadate. May kadate siya? Nanay Siling! Ha? Sabi ko mamaya ako maligo, alauna. Alauna daw siya, Mami Siling, maligo. Huwag mo na muna siya ipaghanda. Inanda niyo ko tubig. Ay, talagang... Eh, inasikaso. Inasikaso gusto niya maligo agad. Mukhang doon sila hindi magkakasundo ni Tatay Ruben. Kasi si Nanay Siling ay maagang naligo. Okay. Ito. Hi, Mami Siling. Ito yung lugaw niyong dalawa. Ay, salamat sa pasalo mo. Kain kayong lugaw ni Tatay Ruben. Oh, wow. Sige na. Oh, ito. Saan kayo kakain? Dito na. Okay. Tay, dito muna, Tay. Dito, kain ka muna dito. Kain kayo ni Nanay Siling. Wow. Ito yung kumakain natin sa ayusin ko. Mm-mm.